What's up mga people? Good morning. Sa inyo lahat. Alas 3 po na mag-uumaga dito. Ay, sa pagod. Sa pagod rin sa kausap ko na ano. Ewan ko, nagising. Nakatulog ako eh. Kaya nagising ako ng alangan yung oras. Ganun to talaga guys ah. Pag nakatulog ka ng maaga, nang maaga ka rin bumigising. Kaya kailangan matulog ka para na zombie nang matulog ka alauna. Kasi matulog ka maaga, maaga ka rin magising. Ay, hinirap na kaya. Ang hirap na bumalik sa tulog ulit, no? Kasi ilang oras na, alas 5 na, trabaho na. Nanonood ako ng tutorial, na makeup tutorial. Ito lang ako. Maka ako napagod sa kanya. Hindi guys, ayaw ko sa kanya. Hindi kasi ako ganun na ngayon. Wala akong pinaglalagay sa mukha ko kasi dama na marami ko nilalagay sa mukha ko. Dama akong tinatulihakan. Kaya, sige lang ako guys. Cream lang ako sa mukha ko. Tapos, ito. Kasi malamig na dito sa ano. Malamig na dito sa Hong Kong. So, kailangan ko lagyan ng pang soft soap. Yung isa lang ako, pasilin lang. Tapos yung lotion ko lang, Nivea lang. So, dahil malamig na ngayon. Kasi malamig, ayaw ko malamig na ng chan ko, yung likod ko, yung pa ako. Gusto ko mainitan. Pinagamit ko lang guys, olive oil. Olive oil lang. Upgrade lang ako sa ano. Kasi, baby oil kasi mahal na konti pa. Pwede olive oil ka na lang. Kasi lang yan ang ginagamit ng kanya. Para sa skin. Kasi sa mga oil oil ko na. Para sa olive oil. Eh, olive grape, ano. Virgin olive oil lang na alam ko lang. Sawan ko. Kaya may binibigay ng amo ko sa akin. Yung shade na. Hanap yung pang cover sa face na. Face na lang. Parang coat ko sa dito. Nalabas dito. Tambak lang na lang. Kasi nakita ko, tapos ang dami kong nilalagay sa mukha ko. Ang dami kong talihawa, pero thank God na yun. Kung makikita nyo, hindi man ako flawless siya, pero wala na ako masyadong talihawa. Kasi nga, inisap ko yung ano ang nilalagay ko sa mukha ko. Pero simple lang tayo, tumatanda na tayo. Kaya, naman ka tumatanda, naman nagiging simple ang buhay. Ganun yun. Nagiging simple ang buhay. At saka, isa pa tips ko guys ng mga paggamit ng olive oil. Kung nilarayo mo kayo, ilagay nyo lang sa legs nyo olive oil o any oil kasi mainit siya sa skin. From here. Kung sumasakit yung ano nyo, yung paa nyo, kasi nga narayo mo nung basta. I-try nyo yung ano yung ginagawa ko na kumakain ng plastic bag na malaki yung kasya yung kasya na ibalot ang paa nyo sa legs nyo, buong legs nyo ba? Alam mo ginagawa ko guys? Olive oil. Lahat yung pupunan ng olive oil yung legs yung dalawa. Tapos saka ko binabarot yun ng plastic overnight. Makatilon kasi nga. Plastic eh. Tapos minimig. Hanggang sa paa po. Hanggang sa paa. Tapos minimig kasan ko yun. Overnight yung ages yan. Kasi nga. Parang hindi bumukas yung plastic. Alam mo gusto gising nyo. I-open yung legs yung plastic sa legs yung after yung mabalot. Basang-basa yung paa nyo. Promise guys. Basang-basa yung paa nyo. Kaya na nagturo lang sa akin. Tignan nyo yung ano yung plastic basang-basa yun. Kasi sabi nyo, lumabas lahat yung ano yung pagkang magkaka-explain mo nito. Lumabas yung mga labing pa akong tawalan. So gagawin nyo lang guys, ilang beses ha. Hindi lang isang beses, okay na yun. Ano nung mas may nararamdaman nyo yung sabi sa paa nyo. Gawin nyo lang kung tingin nyo effect, diba? Imerase nyo ako. Hindi na sasakit yung isang paa nyo, totoo lang. So, wag nyo, after nyo balikin yung paa nyo, wag nyo guys, basahin agad na, pahinahin nyo, kasi basa nga yung galing sa pawis. Kasi nakulob siya para steaming style. Punasin yung paa nyo para mag-dry nyo. Pahinahin nyo muna. Wag nyo babasahin agad ulit. Kasi open pa yung pores nyo. So, pagising nyo, hindi malawa ka na yung ligo. I-open nyo na yung plastic o tapon nyo na, balik lang. Yan ang gamitin nyo. Ewan ko wala kasi mga visual aids, no? Puro lang ako nito, pero yun talaga ginagawa ko. Baby oil, coconut oil, olive oil, any oil, basta pwede sa skin of yan. Or much better. Lagay nyo efficacy oil kasi mental yun. Kaya ayaw ko nun. Kaya sa kami kasi bibili ko sa parto sa amo ko. Kaya nag-ano lang sa baby oil or sa olive oil. Olive oil kasi siya yun.
Tapos kung, ano, kung malamig kayo sa tulad dito, or kung nasa malamig kayong lugar, sa US, mga Greenland na yun, Canada, siyempre lagyan nyo ng oil yung katawan nyo, yung likod nyo, yung bibig nyo, yung chan nyo. Basta i-apply nyo yung katawan nyo. Para kasi, hindi malamig ang habang tulog kayo, hindi kayo magkasakit sa bala, hindi kayo magkasubo-ubo, hindi kayo ubo-ubuhin ng mga or anong, kasi na mainit ng oil. So, pagkakaalam mo kasi, kaya ko ginagamit ng oil, nakocover niyo yung skin niyo. Hindi pumapasok yung lalo agad kasi na oil. Tama mo yun. Ayun. Tapos isa pang maituturo ko sa inyo guys. Kung makaya ng bota, kung masakit yung chan niyo, kung may regla kayo. Kasi based lang to sa personal best ko, ayun sa akin na. So kung gusto niyo rin subukan, itry niyo lang kung na-feel ano kayo, discomfort kayo doon. Huwag mong gagawin. So gawin guys. Kuha kayo ng bote. Yung may empty bottle na. Bote, hindi plastic ah. Kung meron kayong regla at may sakit sa chan nyo, na sumasakit sa nyo, malamigan kayo. Kuha kayo ng bote guys ah. Lagyan nyo na. Lagyan nyo na mainit na tubig. So, ang tips doon, para hindi kayo mapasok kapag dinampit nyo na sa chan nyo. Kasi i-roll-roll mo yan dyan sa, roll mo yan dyan sa chan nyo. Para, kasi kung mainit pa, lagyan mo ng tela na hindi didikit sa skin nyo. Yung tipong hindi dadampi yung pinakamainit at ulit yun sa skin. At least lagyan naman. Kaila hanggang sa humupa na yung, ano. Hanggang sa humupa na yung init niya sa, hanggang sa humupa na yung init niya. Eh, hold mo lang. Para mainitan yun sa'yo. Yung bismillah yun na tinatawa. Ayun, tapos, isa yun sa tips ko, tibet ko kayo. Mainam kayo ng mainit na tubig na may luya na ginagdag. Para mainitan kayo. Mainitan yung chan nyo. So, kung mayroon kayo. Huwag kayo guys, inom ng malamig. Based lang yun sa pagkaka, ano ko, sa para sa sarili ko, ha? So, gusto nyo lang itry nyo. Tapos, i-message nyo lang kung ano naging feeling nyo. Pakiramdam nyo, bumutid pa o hindi. At saka yung warm water, guys. Kung may katawan, kung sa katawan nyo mayroong alam nyo minsan. Yung mayroong, hindi mo naman sa ginagalaw, pero gumagalaw yung kutulad sa likod na paano. Yung legs nyo sa likod, mayroong minsan dyan na, ano, na gumagalaw na hindi nyo naman sinasadya. Sa loob yun, lamig yun guys. So yun din, idampi nyo din yung warm na bote, na may tubig na mainit. Gawin nyo yun, kapag matutulog kayo. Kapag matutulog kayo. Huwag niyong gagawin niyo ng ano, ng may trabaho kayo. Gagawin niyo lang kapag matuturo na kayo kasi para hindi na kayo babasa. Para hindi na kayo magbabasa ng paano. Tapos, para din po sa mga katulad natin katulong, no? Para din sa mga katulad natin katulong. Gawin niyo, guys. At kayong namamlanja, no? Gawin niyo sa tamang oras yung hindi kayo babasa ng kamay agad para iwas. Alam ko marami siya sabi na mali yan. Pero sa akin kasi kailangan maalagaan ang sarili mo. Kamang-plan siya sa Facebook na huwag ka magbasa agad. Kasi nga naka-mainit yun. Siyempre ikaw ba naman? Nainitan nga sabay basain ka. Ano kaya sa pag-iramdam? Ganun din, kailangan. Kailangan i-feel niya yung katawan niya na ano. Na masasaktan din siya o yun na magpapas mo agad-agad na magbasain mo. Ayun, tapos, pag sumasakit ang paano, isa pang tips ko, kuha kayo ng timba. Kuha kayo ng timba, lagyan nyo naman yun na tumay plus asin, ha? Bukod to sa tinuro ko na olive oil na ibalot sa plastic ang paa. Isa pang i-add ko to, kung kuha kayo ng timba, lagyan nyo ng asin at mainit na tubig. So, ibabad nyo yung paano doon. Guys, gagawin nyo din yun kapag matutulog na kayo, ha? Yung pahingin nyo muna paano. Pahingin mo na paano after magtayo-tayo at maghapon. Tapos ipapon mo ka 30 minutes, 20 minutes, okay na yun. You have to do that in a few times, hindi just once, no? Gawin nyo yun ng kailang beses. As long as nafe-feel mo guys, ganun ang pag-aaral na masakit ang paano. Gawin nyo lang siya ng gawin. Hindi araw-araw ha. Kailangan may pagitan siyang araw. One day, after 2 days, ganun ha. So isang linggo, hindi mo gawin 2 beses, 3, ganun. Magaraw-arawin masama yun.
ewan ko ha, basa, para sa akin, ganun. Nakakong natuloy pa sa mga tips eh. Nawala yung anto ko. Nawala yung, ano ko, nawala yung anto ko dahil sa mga tips na panood ko. Naisip na sarili. Wala akong version ate-ate mo. Naalagaan ko lang yung sarili ko kung mapapasma ako. Iwas tagihawat. Ayaw ko naman gamit ganyan mga makeup makeup masyado. Next time, papakita ko lang sa inyo paano lang ako mag-ayos ngayon. Kasi na, naman lang nagiging, ano ka, mag-mature ka. Naman nagiging simple lang gusto mo. Naman nagiging simple lang ang buhay. Simple, pero happy. Ayun, sa mga kabataan lang yun, yung marami lang iniisip na sasabihin ng ibang tao na pangit ko yun. Naku, ako nga yun, dami kong peklas sa mga tingnan mo. Pero nakita niyo ako sa person na, oh, proud ako sa peklas sa mukha ko lang kasi without them, wala kang adventure sa buhay mo. Dapat proud tayo kung anong experience natin. Eh, kasi malaking bundok tayo. I wish magkaroon ako ng chance na balikan ko yung anong ginagawa ko ng bata pa ako doon sa amin. Gusto kong i-content yung mga ng bagay. Para masaya. Para masaya. Yan lang guys. At least naubos ang palipas oras ko na 16 minutes. Gawin lang natin 20 minutes para masaya din. Para din sa mga manunod kong mga friendship ka na. Ito talaga yung scenario mga OMW. Alagaan natin sarili natin kasi kung din natin alagaan sarili natin, paano na? Paano na tayo magkakapag-an sa trabaho natin? Alam niyo guys, kung hindi malakas katawan niyo, paano pa kayo magtatrabaho? Number one ha, alagaan ang sarili. Number one, health is wealth na, sabi. Huwag yung pabayaan sarili niyo. Kainin niyo gusto niyo kainin. Bilhin niyo dapat bilhin ba ang sarili niyo. At saka ha, pag nagkakasakit kayo, mag-self-medication kayo. Sorry po sa mga doktor dyan, sorry. Para lang po sa akin po, alagaan naman talaga sa sarili niyo. Mga isi-isi lang namin, gaya hindi naman dapat ipa-doktor pa, no? Mga, ano lang, yung mga basic lang na, ano, na pag-alaga sa sarili niyo. Hindi nyo na kailangan hantayin yung amo niyo na, hindi nyo na kailangan hantayin yung amo na ipagamot kayo. Kung magagawa lang naman yung paraan na sa sarili niyo. Kasi hindi lahat ng amo, alam ko ang pakiramdam mo. So, maging ano tayo ba, maging, alam tawag doon, resourceful, ha? Tama ba yung English ko doon? Sorry, ha? Minsan nalilito na ako sa mga English. Number one natin alagaan yung sarili natin. Kasi kung magkasakit tayo, paano pa tayo dito ng tuliyak? Saka sa pag-medical, mga manunod na bago dyan, ha? Alagaan nyo number one sarili nyo pag-apply para agad-agad-tanggap kayo, guys. 3, 2, 1, agad. Huwag kasi sigarili dyan, huwag kang alak-alak dyan. Huwag kayong shabu-shabu dyan, ha? Para yun. Para marinis ang dugo nyo pag na-medical kayo. Lagaan yung sarili nyo para kung gusto nyo mag-abroad. Number one guys sa medical. Ayun. Tapos, iwas din kayo sa soft drinks. 4 years na ako dito sa Hong Kong. Dito ko na-feel ang 4 years water only. Yep. Then, madito din sa among mga juices na yun. Ang juices dito tinititigan lang. Tini-imbak lang dyan sa lalagyan. Kahit mag-expire na guys. Maraming amo dyan bago mag-expire, titipigay na sa katulong. Minsan nga, after 20 minutes na pala ito, minsan nga expire na talaga ititigay sa katulong. Ano kaya yun? Pag-expire na guys, huwag niyong pakitante na ako. Ito. Yay! Pampola na ang tukal natin ang aking update para sa inyo. Dahil kayo lang na may nanonood, eh, makinig na kayo sa advice ko ha. Advice ni Ate Ana to. Advice ko para sa inyo. So, mamaya papanoorin ko na lahat ng din sinabi ko. Salamat kung pinanood niyo. Salamat kung ano, kung nagustuhan niyo. So, kung na-try niyo guys, ha? Kung na-try niyo, i-comment niyo sa akin, balikan niyo yung video ko. Para naman ma-feel ko kung effective nga talaga para din sa inyo. Hindi lang para sa sarili ko. Napapansin ko lang guys, kung nag-video ka, mag-video tayo. Ako talaga simple lang kung ano ako ngayon, bahala yung hindi, bahala ang gusto niyo ako, ayaw niyo ako. Ayaw ko na mag-deny-deny yung bago ako mali sa camera guys. Kailangan beauty ako ba, ganun. You have to love yourself for who you are. And let them people show them na on the rush lahat ng ginagawa niyo. Walang ready-ready, walang preparation. Maging simple lang tayo para masaya. Ayun, tapos guys, ikwento ko din sa inyo kasi sa mga babae dyan, ha?
May benign history ako sa breast ko. So, operada ako guys. Sa dalawang, ano lang, breast ko. Uso-uso ang cancer sa uso guys ha. Alam niyo, kung na kayo ma-stress sa buhay, gawin niyo na lang happy ang life niyo every day. As you can see sa video ko, you can always see me smiling, ha? Enjoy ang life. Kahit super stress na life ng buhay niyo, gawin niyo masaya ang sarili niyo para sa sarili niyo na mas magmukha na kong tumang. At saka number one guys, prayers. Prayers na kaya prayers talaga. Number one, happy Caravan Fest. Sa lahat ng sakit ng kong imawala. Kahit naman nararamdaman tayo, magkas na lang tayo ha. Kasi God can dissolve kung ma-dissolve ha. Aalis niyo yung mga nararamdaman niyo. At ma-feel niyo guys yung energy niyo araw-araw. Lagi kayong parang sabi niyo sa akin pang tutsal. Parang lang naka-enerbon ano. Kasi alam mo, gusto ko alisin sa sarili ko yung stress na. Dapat smile lang tayo. O doon yung sana i-stress ako sa buhay pero gusto ko kasi ma-inspire kayo, no? Na maging masaya kayo palagi para sa sarili mo. Tulungan na sarili niyo maging masaya, kahit na open hearted na kayo. Gawin niyo simple ang buhay para basta pag lagi kayo nagtatasal, ha? Pag lagi kayo nagtatasal, talagang God is so good. Mafe-feel na talaga kayo yung energy talaga na ano, parang battery na na-charge. Ganon kasi yung pakiramdam ko sa araw-araw eh. Araw-araw ha? Pagkagising nyo. At pwede ganun sa sabihin eh, pasalamat na naging, na nabuhay pa tayo, nagising pa tayo. Pasalamat kayo na magandang panan nyo pa yung gagawin nyo araw-araw. Yan yung mga payo ng mga nakatatanda sa ating, mga lolo natin, lolo natin, mama natin, papa natin. So number one guys, para maging maayos ang lahat sa ating eh, pakinggan natin ang mga payo ng ating mga ano yung mga taong concern sa atin. Huwag nang binabaliwalain yun kasi it's for your own good someday. Kung di ka guys nakikinig sa mga payo ng mga matured na ang veterano na sa buhay na, magkakandang-wendang ang buhay mo kasi hindi nyo tinig yung advices ng mga taong pinagdaanan na ang pagdadaanan mo. Yung parang gusto nyo na adventure sa buhay, huwag kang makinig ha. Okay lang yan, para matutukoy. Para matutukoy sa buhay. Yung antayin ko na mag-prepare today, para mag-goodbye na ito. Sana eh, kahit paano eh, nakinig kayo. Gusto nga siya yung stretching kita. Siya para sa pera, ako nang para sa ang wisdom. Wisdom po para sa ano, para lang po sa sarili ko. Pero gusto ko lang siya sa inyo. Sana eh, nagustuhan niyo. Ang paalas ang program na, sayang ng oras. Time is gold, ikaw nga. No? Kaya, kung ano maisip kong isya sa inyo eh, dahil meron na akong channel, channel na tinatawag eh, why not? No? This is the time for me to share kung ano yung sa tingin ko eh, pwede ko rin ma-share sa inyo. Ayoko maging selfish guys, kaya, ayun, gusto ko rin ibahagi sa inyo yung mga routine-routine ng buhay. Salamat po sa pinanood. Lagi mo nakatingin yung mata ko sa orasan kasi gusto kong tapos yung isaktong 3:30, ha? Maraming salamat po sa pinanood sa akin. At sana eh, ayaw kong sabihin magsawa kayo sa akin, balak na ngayon. Ayan muna guys. Good morning and good night sa inyong lahat. Bubbles, ina kayo lang.